What's up, guys? Welcome to another Drive Sessions vlog episode. This is vlog episode number 6, and we are Drive, Ride, and Make a Difference. This is DRDTV. Yeah. Nandito po kami ngayon along MacArthur Highway here in Malolos. Again, this is everything my dashcam sees and whatever we can discuss randomly, any topic at all. And for today, we'd like to discuss one topic na actually maabot na sa national level kasi napupunta na rin to sa news. Probinsya ng Bulacan ay pwede na mo nang tawaging probinsya ng Lubakan. Okay, bakit? Kasi napakaraming roadworks talaga na ginagawa. Isa sa mga inireklamo ng mga tao dito, which is yung hindi pa rin tapos or hindi pa rin sarado na hukay na ginawa ng mga nag-i-install ng mga tubo ng tubig, which is our city water district is now privatized, at ngayon kami along with other cities and towns ay under na rin sa isang private company, which is Prime Water. Hindi na natin itatago pa kung sino may-ari ng Prime Water kasi that's owned by, of course, the Villar Group. Lulubog sila dito ng malalaking tubo. And marami kasi nagtatanong, matagal na yung hukay, matagal, hanggang ngayon may harang, pero wala namang gumagawa. Right? So ito, makikita nyo dito, guys. Ewan ko lang kung makikita nyo through the dashcam, yung mga tubo niya. Kung napanood nyo, kung sino yung mga kaedad namin dito, yung pelikulang Tremors. Yung mga monster na gumagapang sa ilalim. Ganun kalalaki yung mga tubo na... Eh, malaki kasha ako sa loob ng tubo. Feeling ko kahit ako rin eh. Feeling ko lang. Parts dito na hindi pa nasasara. May parts na naisara na. But I think everyone must understand na hindi naman di siguro yan basta pababayaan na nakatiwang-wang dyan. Yes. Kung walang dahilan, okay? We're not trying to impose a negative stuff dito sa vlog with regards to this concern. Kasi this is improvement. Improvement. This is upgrade. Ang pagkakaalam ko kasi, merong leak test na tinatawag bago yan totally isara, ganyan. Ang isang problem lang is nasasabay din kasi siya nung road improvements. Yes. So, pagka baklas or pagka hukay at pagka semento, huhukay din uli sila. So, para siyang nagiging never ending, di ba? Mm. So, sana yung mga let's also understand na may proseso yan kung bakit hindi pa yan agad sinasara. Let's just be patient kahit na talaga namang mauubos ang pasensya mo. Pero ganun talaga eh. Kung gusto natin yung progress, there's always parang lahat naman eh, lahat naman ng convenience sa buhay, lahat ng sarap. Usually yan nagdadaan muna yan sa hirap, di ba? Okay. Eh, sa amin na ever since nalimipat kami doon sa residence namin na naka water supply, may mga times talaga na pag binuksan mo yung tubig, may amoy. Hindi siya ganun kalinis, di ba? Plus yung mahina. Mahina. Di ba? Pero hindi naman siya nagpa-promote at sumisip-sip sa builder group. Pero yun yung una kong napansin. Eh. Nung nag-take over na sila, nung nagsimula na silang magpasok ng water supply nila, yun ang una na wala. Yung amoy. Yes, our cities and also our province being called Lubakan because of this parang unending, but I pretty much believe that this is all for the better. Yes. It's just a test of patience na rin. Okay. Tomorrow, meron ulit tayong pag-uusapan na bagong topic. O yan, di ba? Gagawa rin yan. So if you haven't clicked on the subscribe button, please go ahead and do so. Once again, thank you to our sponsors. Nandiyan ang logos nila sa taas, dito rin sa baba. Please support their businesses as they are the ones
who support creators like us. Okay? Maraming salamat ulit sa inyo. Please click on subscribe. Alright, once again, together with D, and this has been Denmark Dolores for DRD TV Drive Sessions. And happy and safe driving, everyone. Take care. Peace!